Isang masayang araw ang nais naming ipabatid sa inyong muli sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan at nata ikaapat tayong leksyon na ang pamagat ay mga saksi ng Kristo bilang Mesiyas. Kayo po ay aming muling binabati ng isang mapagpalang araw at nawa ang ating pag-aaral ngayong linggo ay magiging pagpapala hindi lamang sa inyo individual kundi sa mga personal nating mga buhay, sambahayan at sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. Ngayong linggo ay pinagdiriwang ng ating palimbaga ng Philippine Publishing House ang kanilang 110th anibersaryo. Pinabati namin ang Philippine Publishing House Preparing People for Eternity. Naghahanda ng mga tao ang at ng pag-uwi doon sa langit na bayan. Salamat sa palimbagan na nagiging daluyan ng pagpapala sa mga tahanan na nakakabasa hindi lamang ng kalusugan ng kaluluwa kundi ang kalusugan ng katawan, sambahayan at ng iglesia. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na kayo'y kasama naming muli sa aming pag-aaral ng inyong salita. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal at nawa ang mga babasahin naming mga salita ay magbigay sa amin ng malalim na pagkaunawa kung sino ka, ano ang iyong panukala sa aming mga buhay at paano mo kami inihahanda sa inyong muling pagbabalik. Ingatan ninyong huwag kaming magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tunay na ang matatag na pamilya, pundasyon ay Biblia. Sa sandaling ito'y makakarinig tayo ng isang tanging bilang na magdadala sa atin ng katiyakang ang Diyos ay kasama natin at di niya tayo iniiwan sa bawat sandali ng ating buhay. And His love is so great, a love that never ends. God is love, and His love is so pure, a love that's true and free. His love is boundless, His love is wonderful to me. It's His love that gives salvation. It's His love that never changes. It's His love that cleanses the darkest soul from sin. God is love, and His love never fails. A love that stays the same. God is love, and His love never ceases, a love beyond compare. His love is boundless, His love is wonderful to me. It's His love that gives salvation. It's His love that never changes. It's His love that cleanses a darkened soul from sin. His love is boundless. His love is wonderful to me. It's His love that gives salvation. It's His love that never changes. It's His love that cleanses a darkened soul from sin. Yes, God is love. Salamat po sa napakagandang awit na ating napakinggan. Kagaya ng ating pundasyon ng ating pag-aaral dito sa Sulyap sa Katotohanan,
na muli po naming ididiin kasama ng aking sambahayan na pag-aralan, basahin at pagbulay-bulayan po natin ang mga tala sa Juan 1:19 hanggang 23, Isaiah 41 hanggang 5, ang Juan 1:29 hanggang 37, ang Roma 5 talatang 6, ang Juan 1:35 hanggang 39, ang Juan 1:43 hanggang 51, at ang Juan 3 talatang 1 hanggang 21. Ang mga talang ito ay kinakailangan nating pag-ugnayin upang kung magkagayon makita natin yung tinutukoy at lundo ng ating pag-aaral na mga saksi ng Kristo sa kanyang pagiging Mesiyas o yung pinahiran. Ang ating pong talatang sa uluhin ay masusumpungan sa Kapitulo 3, talatang 3 ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Sumagot sa kaniya si Jesus, "Katotohanang sinabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Narito ang katugunan ng ating Panginoong Jesus pagkatapos na dumalaw sa kanya sa gabi ang isang membro ng Sanhedrin o yung kataas-tahasang council ng mga Hudyo doon sa Jerusalem, at siya'y nagsabing, "Tunay na ikaw galing sa Panginoon, ikaw ay galing sa Diyos, sapagkat ang mga tandang iyong ginagawa ay galing sa Diyos." Ang tugon ng ating Panginoong Jesus ay, "Malibang ikaw ay ipanganak na muli, ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos." Anong kaharian ang tinutukoy dito, kagaya ng ating pinansin ng mga nakaraang pag-aaral natin, ay mayroong dalawang kaharian ng Diyos na ating pong idinidiin, lalo na sa Ebanghelyo. Ang kaharian ng biyaya at ang kaharian ng kalwalhatian. Kung si Jesus ay muling magbalik, iuwi niya tayo doon sa walang kapintasan, walang kasalanan, sakdal na dako na titirahan ng mga banal sa loob ng 1,000 taon, yun ay tinatawag na kaharian ng kalwalhatian. Subalit sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo, ay mapapansin natin na ang biyaya ng Diyos ay sinasakop ang lahat ng mga tao, lalo na ang lahat ng mga makasalanan. Sa Juan Kapitulo 3 at 4 ay mapapansin natin na mayroong dalawang mga buhay na mga talinhaga sa kasaysayan ng buhay ni Nicodemus at ng babaeng Samaritana na na-encounter ng ating Panginoong Jesus samantalang siya'y narito sa balat ng lupa. Magkaibang lahi, magkaibang relihiyon, iba ang reputasyon, iba ang gender o yung kanilang likas, babae at isang lalaki. Iba ang kanilang kayamanan, iba ang lokasyon ng kanilang kinalalagyan, iba ang mga pagkilos. Subalit pareho nilang in-encounter ang ating Panginoon malayo sa mga karamihan. Ang si Nicodemus at ang babaeng Samaritano encountered bewildering and life-changing. Merong pagtatagpo sa kay Jesus na nagbago ng kanilang mga buhay. Ang dalawang istoryang ito'y makikita natin ang buhay na talinhaga na nagbukas para sa ating pangako na lagi nating sinasambit sa Juan 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay minamahal ang sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang manampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Nicodemus at ang babaeng Samaritana ay nakakita ng whosoever na ipinakita ng Diyos. Sino mang manampalataya ay maliligtas at hindi mapapahamak. Wala pong paborito ang Diyos. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya na nananagnanais ng kaligtasan ay ipagkakaloob niya ang kanyang buhay na walang hanggan, na wala pong pinipili, walang prejudice, sapagkat siya
ang tagapagligtas ng sanlibutan. Juan 4:42. Pansinin po natin ang unang patotoo sapagkat ang ating pong pinag-aaralan ngayong linggo ay mga patotoo o mga saksi ng Kristo sa kanyang pagiging Mesiyas. Sa Juan 1:19-23. Pansinin po natin ang sinasabi ng Juan 1:19-23. Ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya'y tanungin, sino ka ba? Siya'y nagpahayag at hindi ikinakailang kundi sinabing, hindi ako ang Kristo. Siya'y kanilang tinanong, kung gayoy ikaw ba si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw ba ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nila sa kaniya, sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng sa isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinabi ng propeta Isaiah. Narito ang patotoo ni Juan Bautista. Hindi po ang Juan na sumulat ng aklat, kundi ang kanyang pinsan na anak ni Elizabeth ang nagpatotoo, si Juan Bautista, at ang kanyang ministeryo. Siya ang nagbinyag sa ating Panginoong Jesus at siya ang merong misyon na naghanda sa daraanan ng ating Panginoong Jesus. Ang mga leader ng relihiyon na nagsugo sa kanya na mga pari at mga Levita ay tinanong si Juan kung sino siya. Siya ba ang Mesiyas na ipinangako sa mga taga-Hudyo? Subalit sinabi niya na hindi siya ang Mesiyas. Hindi rin siya ang liwanag, kundi siya ang isinugo ng Diyos na saksi sa liwanag at naghahanda ng darating na Mesiyas. Juan 1:6-8. Kaya nga't sinagot niya sila ng isang payak na pagsagot na sinabi, hindi ako ang Kristo. Juan 1:20. Gayon din, si Juan ay nagbinyag ng tubig. Subalit, ang Kristo'y magbibinyag sa inyo ng sa Espiritu. Juan 1:26-33. Si Juan ay hindi karapat-dapat na magkalag ng sandalyas ng ating Panginoong Jesus. Juan 1:27. Si Kristo'y prepared before John because he was before John. Jesus was the Son of God and John merely pointed to him. John 1:34. So pansinin po natin, ang Juan ay Bautista ay nagpatotoo na si Kristo ang ilaw, hindi siya ang ilaw. Ang susunod nating mapapansin ay ang tagpo sa Juan 1:29-37. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sa kanyang sinabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya'y yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakikilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y maihayag sa Israel. Nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kaniya. Hindi ko siya nakikilala, subalit ang nagsugo sa kanya upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, ang nakita mong bababaan ng Espiritu ay nananatili sa kanya at siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita ang pinatututuhanan kung ano ang anak ng Diyos. 35. Kinabukasan,
Muling naroon si Juan kasama ng dalawa kaniyang mga alagad at kanyang tinignan si Jesus samantalang siya naglalakad at tinalong, narito ang kordero ng Diyos. Narinig niya ang dalawang alagad at nagsalita dito at sila'y sumunod kay Jesus. Narito ang patotoo ni Juan. Ano po ang kanyang patotoo? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ito ang isinigaw ni Juan na kanyang pinsan nang papalapit si Jesus upang magpabautismo kay Juan. Alam ba ninyong ang luma at bagong tipan ay maari lamang isummarize sa isang tanong at sa isang katugunan? Ang katanungan sa lumang tipan ay nasaan ang kordero? Ito yung katanungang tinanong ni Isaac sa kanyang amang si Jacob nang siya'y ihandog doon sa bundok ng Moriah. Nasaan ang kordero? At sa loob ng almost 4,000 years, ang katanungang ito'y sinisigaw ng mga tao't hinahanap ang darating na tagapagligtas, ang kordero, ang Mesiyas. Pagdating sa bagong tipan, tinugon ang katanungang, nasaan ang kordero? At ang sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang bansang Hebreo ay kanilang hinahanap ang Mesiyas na magliligtas sa kanila mula sa imperyo ng Roma. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagbibigay ng pagbabago upang maintindihan kung ang Mesiyas nga ay kinakailangang makilala mula sa mga hula ng darating na hari. Ang Mesiyas ay hindi makalupang tagapaghari. He came to fulfill the Old Testament promise concerning himself, including his self-sacrifice in behalf of the world, and to renew the relationship between God and his people. Ang pagpapahayag ni Juan Bautista na narito ang kordero ng Diyos ay isang pagpapahayag ng isang katotohanan na ang kordero ng Diyos ay naroon sa lumang tipan na naging daan para ang tao'y magkaroon ng pag-asa pagkatapos na siya ay magkasala at di nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang pahayag ni Juan Bautista regarding the Lamb of God supports the purpose of John's Gospel. Ang sistema ng sakripisyo sa lumang tipan ay umalingaw-ngaw mula sa Genesis 3:15 na ano? Nang binyagan si Jesus, si Juan ay nagturo na ang kordero ng Diyos, ang bagong liwanag, ay ang Mesiyas na gumagawa sa buhay ng mga tao. Ang isipan ng propeta was directed to the word of Isaiah. He is brought as a lamb to the slaughter. Isaiah 53 verse 7. Ito po'y masusumpungan sa komentaryo ni Ellen White sa Desire of Ages, page 136. Tunay na ang patotoo ni Juan na ang Mesiyas ay ang kordero ng Diyos na naroon na sa lumang tipan nang magpasimulang magkasala ang balabad na hinubad upang takpan ang kahubaran ng tao nang siya'y magkamali ay naroon na ng isakripisyo ang kordero ng Diyos. Ang susunod nating mapapansin ay ang dalawang alagad ni Juan na sumunod sa kay Jesus pagkatapos na marinig nilang narito ang kordero ng Diyos. Juan 1:36. Ang dalawang alagad ay nakikinig kay Juan sa pabalita tungkol sa Mesiyas na siyang matutupad mula sa mga hula ng lumang tipan. Ang dalawang alagad na ito'y iniwan si Juan at sumunod kay Jesus, recognizing that Jesus was greater than John the Baptist and that he was the fulfillment of John's message. Sa Juan 1:35-39, what did these two disciples do after hearing John's witness about Jesus? Iniwan nila si Juan at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Desiring to be with Jesus, ang dalaway gumugol ng isang araw at tumira doon sa tinitirahan ng ating Panginoong Jesus. They must have been great things because before long, their desire was to share their experience with others.
Andrew, one of the two, immediately found his brother Simon. Ang dalawang ito ay si Simon at si Andres. We have found the Messiah, ang sabi ni Simon, which is translated Christ, ang Messias. 1:41. Nang marinig ito, dinala ni Andrew ang kanyang kapatid kay Jesus. Jesus immediately showed that he knew him, saying, "You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas." John 1:42. Alam ni Jesus at naintindihan niya si Pedro. Then Jesus knows a person is a motive of John's gospel. If John and Andrew had possessed the unbelieving spirit of the priest and the ruler, they would not have been found as learners at the feet of Jesus. Pansinin po ninyo ang sabi ni Ellen White sa Desire of Ages 1:39. If John and Andrew had possessed the unbelieving spirit of the priests and rulers, they would not have been found as learners at the feet of Jesus. They would have come to him as critics to judge his word. But not so did these first two disciples. They had responded to the Holy Spirit's call in the preaching of John the Baptist. Now they recognize the voice of the heavenly teacher. A divine illumination was shed upon the teaching of the Old Testament scripture. The many-sided themes of truth stood out in a new light. Hindi sila naging kritiko at walang pananampalataya, kundi sila'y nagtiwala sa pangangaral ni Juan at kinilala ang tinig ng makalangit na tagapagturo. Susunod nating saksi na makikita ay si Pilipi at si Nathaniel. Sa 1:43-46, ganito po ang sabi. Kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Pilipi at sa kanya'y sinabi siya, "Sumunod ka sa akin." Si Pilipi ngay taga Bethsaida sa lungsod nina Andrew at Pedro. Natagpuan ni Pilipi si Nathaniel na nagsabi sa kanya, "Natagpuan namin iyong isinulat ni Moses sa kautusan na gayunman sa mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jesus." 46, sinabi sa kanya Nathaniel, "Mayroon bang mabuting bagay na maaring manggaling sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Pilipi, "Halika at tignan mo." Anong napakagandang pabalita ang ipinahayag ni Pilipi sa kanyang kapatid, sa kanyang kaibigang si Nathaniel? Narito mga ang patotoo na nagbigay saksi upang makilala si Jesus na ni Nathaniel mula sa patotoo ni Pilipi. Si Pilipi ay galing sa Bethsaida, gaya ni Andrew, ni Andres at ni Pedro. He found his friend Nathaniel and told him about Jesus. John the Baptist had called Jesus the Lamb of God. Si Andrew told Peter that he had found the Messiah. But Peter calls Jesus at one of Moses and the prophet who wrote about the name Jesus of Nazareth. His reference to Nazareth set of short reaction from his friend. Nathaniel seems to have been prejudiced against the little town of Nazareth. Bakit? Sapagkat wala pong nanggagaling doong matino na propeta. Subalit, ano ang sabi? Halika't pagmasdan mo, sapagkat nawala ang kanyang pagiging prejudice nang makita niya at marinig ang mga kababalaghat tanda na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kumusta ang ating mga patotoo, mga kapatid? Nakikilala ba ng iba ng ating mga kaibigan mula sa ating mga patotoo na sasabihin nating halika, pagmasdan mo kung ano ang aking nakilala at sino ang aking ipinapakilala sa iyo. Sa Juan Kapitulo 3:1-21, narito po ang tagpo na si Nicodemus na isang membro ng Sanhedrin ay dumalaw kay Jesus ng gabi at nagtanong sa Ebanghelyo ni Juan ang salaysay na ito ay tanging-tangi lamang na nakay Juan. Wala po ito sa Synoptic Gospel.
ang Nicodemus, a witness in the scene when Jesus drove out the buyer and the seller, according to Ellen White, The Desire of Ages, page 168. We see a living example of a person who, though highly esteemed religious leader, had inadequate faith. Kulang sa pananampalataya. Of what basis does Nicodemus consider Jesus a teacher who has come from God? Sa John chapter 3, verse 2, nakita natin na si Jesus ay kinilala niya na isang tagapagturo na galing sa Diyos. Ganon din naman sa kapitulo 2, 23 hanggang 25, si Nicodemus, we know, sabi niya, kasama ng kanyang mga kaibigan at mga nakasaksi kay Jesus, we know. Anong ibig sabihin? He represents those in the previous passage in John 2, 23-25, who saw what Jesus did in the temple, but came to have inadequate faith as a result. His words were designed to express and to invite confidence, but they really express unbelief, according to Ellen White, Desire of Ages 168. The Greek word for night in this verse comes from a form that emphasizes not so much the dark part of the day or as the quality of darkness. The darkness in Nicodemus' soul at that time he came to Jesus. He has seen what Jesus did in the temple, but he doesn't perceive the real truth about Jesus, that he is the Word made flesh. Christ's immediate response to Nicodemus. Why does Nicodemus respond reveal just how little this religious leader knew of the crucial spiritual truth? Nicodemus cannot hide his spiritual ignorance behind the veneer of religiosity, of forms and customs, at least not from Jesus. Sa storya ni Nicodemus, si Juan ay kanyang ipinahayag na pinalitan ni Jesus yung kanyang pagiging religyoso ng katotohanan ng bagong kapanganakan na nasa krus ni Kristo at yung pagbabago ng buhay na dadalahin ng bagong biyaya na nakay Kristo Jesus. Ang pangalang Nicodemus ay nangangahulugang leader of the people. He was undoubtedly a pious man, an example of the best that Judaism would have made a good neighbor. Jesus' response to this good man, this faithful and godly man, is therefore somewhat surprising. What do we even good and pious people need in order to enter into the kingdom of heaven? Paano ang mga tila baga matuwid, mabuting mga tao'y makakapasok sa kaharian ng Diyos? Anong katugunan ng ating Panginoong Jesus? Malibang ikaw ay ipinganak sa Espiritu at sa tubig, ay di ka makakapasok sa kaharian ng langit. What do you understand of this mean? Nicodemus had been part of the delegation of Pharisee who questioned John the Baptist in John 1:24-28. He would have been aware of John's claim that baptism by water heralded the coming of one greater than John, and that is the Messiah. As good and pious as Nicodemus was, he needed a new birth that could have come only from the Messiah through that baptism and the work of the Holy Spirit. Water and Spirit are closely related to Jesus' teaching, and the concept of being born from above is related to the ministry of John. So Jesus' statement here suggests the need for a double baptism, an outward one water and inward one by the Holy Spirit. Panlabas yung paglilinis sa tubig at yung panloob ay yung pagbabago ng banal na Espiritu. Kumusta tayo mga kapatid? Ang leksyong ito ngayong linggo ay nagpapabigay sa atin ng ilang mga saksi na nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesus. Si Juan Bautista ay pinatotohanan siya ang kordero ng Diyos, yung hinulaan mula sa lumang tipan, yung tinatanong na nasaan ang kordero na sinagot ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Narito rin ang patotoo ni Andrew sa kanyang kapatid na si Simon. Narito rin ang patotoo ni Filipe sa kanyang kaibigang si Nathaniel. Narito rin ang patotoo ni Nicodemus
at ng ating Panginoong Jesus nang sila'y siya'y dumalaw ng gabing yaon. Ang pagtingin ni Jesus na nakagabago ay kanyang itinungo kay Nicodemus. Despite people, they find new life. Comfortable churches learn to shun business as usual. The Spirit blows where it will. So, it should not be surprising that when Christians become more like Jesus, they shake things up too. As was the case also for Jesus, this shaking will not be greater everything with joy, both inside and outside the church. Many prepare the comfortable security of a life that is undisturbed by the troublesome wind of the Spirit. This opposes the freedom of the Spirit with every fiber of their being. Kaibigan, ikaw ba'y ipinanganak na sa tubig at sa Espiritu? Nabago ka na ba sa iyong panlabas na kanyuan na ipinahayag mo na ikaw ay tagasunod ni Jesus? At ikaw ba'y nagkaroon na ng pagbabago sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Nais ni Jesus na ikaw ay maging magpatotoo at maging saksi niya sa ating mga kapaligiran. Opo, makakarinig tayong muli ng isang tanging bilang sa ating pagwawakas. When the road is dark, when the sky is dim, when the path is rugged and you cannot find your way, when answers can't be found, when everything seems wrong, when life becomes so hard and you need someone to guide, remember Jesus is the light that shines. He always shines the brightest. Oh, Jesus is His light that shines upon you. Jesus is the light that shines. He'll keep the night away from you. Oh, Jesus is the light, and He will guide you home. Seems to care when you are left alone, when you feel so down and you almost lost your way, when you can find no peace, when you don't know the reasons, when all your smiles are gone and you don't know where to go. Remember, Jesus is the light that shines. He always shines the brightest. Oh, Jesus is His light that shines upon you. Jesus is the light that shines. He'll keep the night away from you. Oh, Jesus is the light. Shines the brightest. Oh, Jesus is His light that shines upon you. Jesus is the light that shines. He'll keep the night away from you. Oh, Jesus is the light. He will guide. Salamat sa ating napakinggang awitin na nagpapatutuo para sa atin na kailangan magbigay saksi tayo doon sa nagligtas ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga
kasalanan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na ikaw ay kasama namin at sa bawat sandali ng aming buhay, di nyo kami pinababayaan. Nais nyong kami maging saksi sa bawat pagbabago, himala at mga tandang ginagawa ninyo sa aming mga buhay at sa aming mga sambahayan. Salamat sa pagtustos sa aming mga pangailangan. Salamat sa katotohanan ng kaligtasan. Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu na bumabago sa amin at naguudyok na kami lumakad sa tamang daan ng katwiran. Pagpalain ang bawat isang kasama naming nag-aaral sa sandaling ito, patnubayang kaming tuwiran sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tunay po na napakaganda ng leksyon, ang Mesiyas, ang pinahiran, ay nasa ating kalagitnaan. Ang kanyang Espiritu ay gumagawa sa ating mga buhay. Magtiwala kayo na ikaw at ako'y gagamitin niya kung tayo'y magpapagamit na maging saksi at magpatotoo sa kabutihan at kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob sa sinumang nananampalataya. Pagpalain tayo ng Diyos na makapangyarihan.